Last chapter. Nang matapos kaming kumain, agad akong nakaramdam ng kaba, dahil hindi ko alam kung anong pag-uusapan namin ng mama ni God. "Shall we?" tanong ng mama ni God pagkatapos nitong panasan ang bibig gamit ang table napkin. "Ah, sige po," sabi ko. "Susunod sana sa amin si God," nang nilingon ito ng mommy niya. "It's a girl's talk, my dear. Gusto mong sumama?" she asked, arching her brows. Sumimangot lamang si God, saka naman ito lumingon sa daddy niya. "Dad, do you?" "Walang akong idea dyan, son." Agarang sagot naman ng daddy niya. Gusto kong matawa pero pinigilan ko lang ang sarili, saka naman hiniwa ko ng mommy ni God ang kamay ko at bahagyang kinuha. "Let's go." Ayan nito. Tumango lamang ako. Nagtungo kami sa likod kung saan makikita ang magandang landscape nila. "Divorce, my son." Diretsahang sabi nito na hindi ko na ikinagulat pa. Alam ko naman na eh, kahit paman hindi niya sabihin, alam na alam ko. Ngumiti ako ng mapait. "Alam ko po," sabi ko. "Kahit naman may nagawang kasalanan si Brielle sa kanila, alam ko namang patatawarin pera nila iyon kahit na ganun. Sign these papers quick, Rinaldi already talked to God about this. Since you didn't take off all your things, you can still live here whenever you want," she said. Tumango na lamang ako at pinigilan ang sariling umiyak. "His family doesn't want me to be with him, maybe because of our social status. Dahil ba mahirap lamang ako at mayaman sila? Bakit kailangan pa doon basehan, hindi ba pwede sa pagmamahal?" Lumunok ako ng ilang ulit. Isang taon akong nawala, isang taon kong binago ang sarili ko. Nangako ako sa sarili ko na hindi na ako lalayo pa sa kanya, mahal ko eh, anong magagawa ko? Tiningnan ko sa mata ang mami niya. Bahala na kung magalit ito or palayasin niya ako sa mansyon niya, ang sakin lang ay masabi ko sa kanya ang mga hinaing ko. "Kung nagbabase po kayo sa yaman, oo at mahirap ako, oo at wala akong maipagmamalaki, pero ma'am, nangako ho ako sa anak niyo na hindi ko siya iiwan pa." Nagsimula nang tumulo ang luha ko sa mata. "Mahal ko ho ang anak niyo, sobra-sobra na, kahit pagmamahal sa sarili ko ay wala nang natira, kaya hindi ko ho magagawa ang gusto niyo. Kung payag man ho si God na hiwalayan ho ako, sige po. Tatanggapin ko," sabi ko. Kumunot ang noo nito sa sinabi ko bago natawa ng mahina. "What were you thinking, iha? I'm still not done yet. You already jumped to that conclusion. What I am saying is you need to divorce him," she said. "Oo nga po," sabi ko naman. "You need to divorce him because he told me na pinapirma ka lang daw niya ng marriage contract, and I don't like that. Ang pagpapakasal ay once in a lifetime opportunity lang, you need to enjoy it, isang beses ka lang ikinakasal, iha," she said. "Just sign the divorce papers, we already settled your wedding ceremony. I want the best for you both, so please take care of him for me, okay?" she said. She pulled me for a tight hug at agad na nawala ang mabigat na nakadagan sa puso ko. Maybe I was just overthinking, may jet lag pa ata ako. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko ngayon, meron pa rin ang kaba pero mas nangunguna ang saya sa nararamdaman ko. "I really thought na maghihiwalay kami ni God. I asked God if he wants a church wedding and he agreed. Ikaw na lang ang hinihintay naming sumagot, iha, are you up for it?" she asked. "Oh my, stop crying, baka pa mapasama ako kay God." Pinunasan nito ang luha ko sa mata. "Sorry po, ma'am. We already talked about this, not to call me ma'am. Sup. It's mommy, okay? Mommy," she emphasized the word mommy. "Sa mamayang 2 PM ang wedding nyo, come on, fix yourself, magfifit ka pa ng wedding gown." Hinawakan nito ang kamay ko at iginiya na papasok, hinimas-himas pa nito ang kamay ko dahil sa napahikbi ako. "Hush now, okay?" she said. She smiled genuinely, kaya naman tipid din akong ngumiti rito. "Brianna, isama mo siya sa fitting room," sigaw ng mommy niya. Agad na nagtungo sa akin ang isang babaeng petite, mahaba ang buhok at maputi. "Is she the bride, madam?" she asked. "Yes, so please make her the most beautiful bride. Make it quick," she said in a sing-song voice. "I'm so excited," pakanta pa nitong sabi. "This way please, ma'am," she said, at iginiya na ako sa isang kwarto na puno ng gown. Hindi ko ito napansin kahit pa na nandito ako nakatira ng ilang months. "Si God?" I asked.
I'm sorry ma'am but pinagbawalan po kami ni madam na, hindi muna kayo pagkitain kasi ikakasal na daw kayo. Sabi niya. Tumango na lang ako at hindi na nagtanong pa. Sinimulan na nilang ayusin ang mukha ko pati na rin ang buhok ko. Mata sa taas po lalagyan ka namin ng eyelashes. Sabi nung isa pang babae na kasama niya. Ilang oras nila akong inayusan at nang matapos ay halos hindi ko makilala ang sarili ko. Pinagbihis na din ako ng gown, nang matapos na silang lahat sa pag-aayos sa akin ay pinalabas na nila ako. Naghihintay roon ang nakabihis ng mommy at daddy ni God na agad nang umiti sa akin nang makita ako. Gusto ko silang yakapin at pasalamatan kahit pakinabahan ako ng gusto kanina, dahil sa sinabi ng mommy niya. Mommy, daddy, tawag ko. Oh, come here iha, you look so stunning and very beautiful. She said she pulled me for a hug pero, hindi masyadong malapit at baka masira ang ayos ko. I'm pretty sure, God will be very surprised for this. She whispered tsaka ko kinindatan. Shall we? She asked. Sige po, sagot ko naman. Naglakad na kami papunta sa sasakyan na nakaabang sa labas. Pumasok na ako roon at sumunod ang mommy ni God kasama ang daddy niya. We already know about your family, si Rinaldi na lang ang maghahatid sa'yo sa altar. Is that okay with you? Tanong niya. Opo, okay lang sa akin. Sabi ko, God is already there sa church, hindi na nga mapakali at hinahanap ka na. Yung bata na yun, her mom pouted her lips. Even though may kedara na sila, hindi pa rin naaagnas ang kagandahang taglay nito. She still look young and beautiful, manang-mana ni God. Ang pagkaputi nito while sa father niya na mananagmata nito. Ilang minuto lang ang tinagal bago kami makaabot sa church. Tumigil na ang sasakyan at unang lumabas ang daddy ni God. Hinawakan ng mommy ni God ang kamay ko at mahigpit iyon hinawakan. Thank you for accepting my son for who he is iha, ikaw lang ang nakatiis sa ugali niya. I never knew someone will accept him even though naging pangit ang mukha niya. Sabi nito, he's handsome po, no matter what his face is, I will always love him. I love him very much mommy. And I will make him happy. Sabi ko sa kanya. Hinaplos nito ang pisngi ko at ngumiti bago na lumabas. Inilahad ng daddy ni God ang kamay sa akin na tinanggap ko naman. Let's go. Ayan nito. Kumapit ako sa braso niya saka kami sabay na naglakad papasok sa simbahan. Pinigilan ko ang sarili maiyak nang makita ko sa harap ng altar si God. Napakagwapo nito sa suot na kulay puti na tuxedo. I saw his teary eyes while looking at me. This is it, my very dream came true. Hindi ko talaga ine-expect ang ganito. Ang ikakasal sa taong mahal na mahal mo ng sobra. Napaiyak na rin ako nang makita itong nagpapahid ng luha. Nasa kalagitnaan na kami papunta sa simbahan nagmagsalita ang mommy niya. My little boy is crying. I heard his mom said from the crowd. Nagtawanan naman ang nasa loob. Natigil lamang iyon ng malakas na bumukas, ang pinto ng simbahan at iniluwa roon si Brielle. May kasama itong mga armadong lalaki, tinutukan nila ng baril ang mga tao roon na kahit ako ay nagulat rin. I thought she's still in the hospital. Ha, this should be my wedding not her. Damn it, she screamed. You ruined everything. Lahat ng pinaghirapan ko, inagaw mo si God sakin. I should be the one wearing that dress not you. I should be the one who makes me cry in happiness, dahil ikakasal kami hindi ikaw. Hindi ikaw, sigaw niya at itinuro ako gamit ang baril na hawak. God, I already asked you a wedding proposal didn't I? She said. I don't love you anymore Brielle. Shut up. Kung sa kanya ka magpapakasal edi isasama mo na din siya sa hukay mo. I heard a gunshot sa malayong bahagi ng simbahan. Nagsigawan ang mga tao sa loob, hinaila na din ako ng daddy ni God at inilayo roon. Tingnan ko si God at nakita kong nabaril ito sa tagiliran at sa tiyan niya. Nakarinig ako ng tunog ng polis sa malapitan agad na natarante si Brielle, agad na lumabas sa simbahan kasama ang mga armadong lalaki. Hawak ang saya ng suot kong gown halos liparin ko ang layo namin ni God makalapit lamang roon. Call an ambulance quick. Rinig kong sigaw ni Tyler na naroon rin pala. Tumabi ako kay God at hinawakan kung saan siya nabaril. Hold on son,
The ambulance is coming, sigaw ng daddy niya. Tinanggal ang nakapatong sa ulo ko at umiiyak na hinawakan ang kamay ni God. Stay with me please, I begged. I'm always with you, he said. Please hon, please, stay with me. Don't talk, I said. Don't push yourself to talk, iho. You're bleeding, sabi din ng mommy niya. Sobrang bilis ng pangyayari, hindi ko na alam ang gagawin. Gusto kong umiyak ng umiyak pero hindi iyon makakatulong. Nasa ospital na kami ngayon at hinihintay ang resulta ng operasyon ni God. Nakadaop ang palad ko at patuloy na humihiling at nagdarasal na sana successful ang operasyon. 3 oras na simula nang masimulan siyang operahan, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin lumalabas ang mga doktor na nasa loob. I heard from his father na critical ang lagay ni God. Kaya lalo akong naiyak nang malaman iyon. Ilang ulit akong nagdasal na sana makasama ko pa siya. Na sana mabuhay pa siya at walang masamang mangyari. Nang magtungo daw sa ospital si Brielle kanina ay nakasunod na raw sa kanya, ang mga pulis, nalaman ko iyon kay Tyler. Tumakas raw kasi ito sa isang facility sa mental hospital, inilagay siya roon ng pamilya niya matapos malaman na may psychological problem ito. Bumukas ang pinto ng operating room at agad akong kinabahan at anabangan, ang sasabihin ng doktor. The operation is successful, daw marami mang dugong nawala pero, hindi naman siya naging critical nung ongoing ang operation kaya, he's okay, the patient is now recovering, nasa room na po siya kung saan siya naka-assign, you can visit him now. Excuse, sabi ng doktor saka na kami iniwan. Thank God, masayang sabi ng mommy niya. Nilapitan ako nito at niyakap ng mahigpit. Nagsimula akong gumawa dahil doon. Thank God. Thank you so much, he's safe. Halo-halo ang nararamdaman kong emosyon ngayon. Hindi ko na alam pa kung ano talaga ang mararamdaman ko. Kung mahuhuli man si Brielle gusto ko siyang ipakulong ng habang buhay, hanggang sa magtanda siya. Hindi pa nga sapat yun sa lahat ng nagawa niya. Hindi siya tao kung maituturing, isa siyang demonyo. Mahigpit kong ikinuyom ang kamao. Mabulok ka sana sa bilangguan. 3 araw na simula ng mabaril si God sa hindi namin natuloy na kasal. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ay tulog pa rin siya. Han, kailan ka madjay gising? Yan ang palagi kong tinatanong oras-oras sa 3 araw na narito siya sa ospital, pero wala akong matanggap na sagot. Nahuli na rin si Brielle ng mga polis, pero inilagay pa rin siya sa isang facility sa mental hospital. May nagbabantay naman ng mga polis roon at binisita siya nila mommy at daddy para kumustahin. 3 araw na din akong hindi makakain ng maayos dahil hinihintay ko siyang magising. Kailan ka madjay gising? Tanong ko ulit, mapait akong tumawa sa sariling katanungan. Kung tutuusin ako ang may kasalan kung bakit siya nabaril eh. Kung sana hindi na ako bumalik sa Pilipinas edi sana, hindi siya nakahilata dyan sa hospital bed at natutulog ng mahimbing. Inilagay ko ang ulo sa gilid ng kamay niya para magpahinga. Gusto ko munang matulog kahit ilang minuto o oras lang, at sana sa paggising ko, gising na rin siya. Ipinikit ko ang mga mata, nagsimulang mamalisbas, ang luha sa pisngi ko habang iniisip. Ang araw na iyon, yung araw na nakita ko siyang pinipigilan ang luha dahil sa saya nang makita ako. Yung araw kung saan sana kami ikakasal ulit. Nakaramdam ako ng antok habang nag-iisip kaya naman ay tuluyan na nga akong nakatulog. Nagising ako sa isang puting silid, ang huling naaalala ko ay nung nasa simbahan kami at naglalakad palapit sakin si Samantha, kasama si Papa hanggang siya narinig kong nagsisigaw si Brielle sa harap ng simbahan, may bumaril mula sa likod na hindi agad magawang tingnan kasi ako ang pontirya noon. Ilang araw kaya akong tulog. Habang nag-a-adjust pa ang paningin ko sa ilaw, mula sa kisame, ramdam kong may mabigat na nakadagan sa kamay ko. Nilengon ko iyon at nakita kong si Samantha yun habang mahimbing na natutulog. Pagto ang mata at may eye bags na rin, ilang araw rin kaya itong hindi nakatulog. Narinig kong bumukas ang pinto at agad sanang sisiga si mommy nang pinigilan ko ito, itinuro si Samantha na mahimbing na natutulog. She's sleeping, sabi ko sa mahinang boses. Ilang araw akong tulog mom? I asked. You've been unconscious for 3 days, son. Si daddy ang sumagot. I looked at Samantha who's sleeping beside my bed. She's been up for 3 days, son.
She never eaten anything yet because she's waiting for you to woke up. Daddy said. Tumango ako, hinaplos ko ang pisngi ni Samantha, gustong gusto ko na siyang halikan sa labi, pero hindi ako makagalaw ng maayos dahil sa may opera ako sa tiyan at sa gilid. How are you, Iho? Tanong ni Mommy bago dahan-dahang inilapag ang dalang paper bag sa gilid. I still feel pain, Mom, pero okay naman ang pakiramdam ko ngayon. I said, gusto mo bang kumain or nauuhaw ka? Tanong ulit nito. Just water, please. I said, okay. Sabi ni Mom saka na ito kumuha ng tubig sa may dispenser. Daddy was about to speak when Samantha suddenly raised her head and looked at me in shock. Hey, hon, I greeted. Medyo basag pa ang boses ko dahil tatlong araw daw akong tulog. It was obvious that she heard me calling her but her face remained shocked as she looked at me. Ah, hey, I said waving my hand in front of her. It's like she saw some ghost dahil sa reaction nito. When did you woke up? She asked. About 10 minutes or so. I don't, naputol ang sasabihin ko nang biglang ako nitong yakapin, ininda ko lamang, ang sakit ng masagi niya, ang sugat ko at hinayaan itong nakayakap sa akin. Mahigpit ako nitong niyakap at narinig ko itong humikbi. Don't do that again, she said. Nakakuyom ang kamay niya sa suot kong hospital gown na parang ayaw niya ng bitawan. Don't ever do that again. Sleeping for straight 3 days. Dagdag nito. I combed her hair using my fingers. I'm sorry, that's all I said after a minute of silence. Ayoko na sa ospital. It always remember me how I suffer. When I lost my mom, the gunshot always remember the pain I saw on my brother's eyes, nung binaril siya sa harapan ko. Kaya please, please lang let this be the last time na makakapunta ako rito. She said. Lumayo ito ng bahagya at kita ko ang luha nitong patuloy na bumubuhos sa mga mata niya. I cupped her face, wiped her tears, using my thumbs as I press a soft and quick kiss on her lips. This will be the last. Han, I promise. I said. We were about to kiss when I suddenly realized that my parents are with us. Still I continue kissing her lips. We both smiled nang maghiwalay ang mga labi namin. I heard my father's fake cough kaya tiningnan namin sila, pinamulahan naman si Samantha dahil dun. I'm sorry po, paghingi niya ng paumanhin na ikinatawa naman namin. What's wrong with that? She is my wife after all. You two should eat, come, I bought some food from the nearby resto. Ayan ni Mommy. Where's Kendra? I asked. Probably busy with her boy toy, you know she's been with boys these days. Mom said trying to use the teenager's talk. She should stop seeing those boys. Wala naman siyang mapapala doon, sabi ko. Well she doesn't even listen, so why should we stop her? Nakibit balikat lamang si Mommy. Nag-sked lang ako sa kanaman hinarap si Samantha na hanggang ngayon ay nakayuko peren. What are you doing? I asked. Nakakahiya yung ginawa mo, she said. Anong nakakahiya doon asawa naman kita? I said arching my brows. Kahit na, nasa harapan pa tayo ng parents mo. Sabi nito sa maliit na boses. I still don't care, hon. We have our own relationship. Labas na sila mom, sa ano mang gagawin natin as a couple okay. Now help her and get those plates ta, put it here so we can eat ham. I said. Okay, sabi nito, umiling-iling na lang ako, hon, tawag ko rito. She hummed, I love you, sabi ko, God, tawag nito na mas ikinapula ng pisngi niya. She's cute when she's blushing damn. Son stop it na, let's eat. Nagkibit balikat na lamang ako saka nakakalokong ngumiti. Week, I whispered. A week after I got discharged from the hospital, I planned to meet Brielle and talk to her. I wouldn't wanted her to be in that facility. Yes she did something horrible, but I don't know, I just don't feel right. Are you sure you want to talk to her son? She might be dangerous since her family doctor said she isn't in her right mind anymore. Sabi ni Mommy. I gave her an assured smile. She's harmless, Mom. Beside there are police out there if ever magka problema. Sabi ko.
I'll come with you, I wanted to talk to her too. Biglang sabi ni Samantha. You sure, hon? I asked. She hummed before nodding. She changed her clothes for a while before reaching my hand. Let's go, I said. Nagpahatid kami sa family driver ni Mom sa mental hospital, ilang minuto lang ang bibilangin papunta roon. Magkawahak ang kamay namin ni Sam papasok sa facility, agad namang dumalo sa amin, ang mga polis na naka-standby sa may entrance. What room si Ms. Brielle? It was Save who asked. It's in room 506, ma'am. Magalang namang tugon ang nasa front desk. Nagtungo kami sa 5th floor room 506, may dalawang pulis na nakabantay doon sa magkabilang pinto ng kwarto. Tumango lamang ako sa mga nakabantay agad naman nila iyong binuksan. We both saw Brielle, nakaupo ito sa upuan na nakaharap sa bintana. Magulo ang buhok at nakaputing bestida. Bakit kayo narito? Nagulat ako sa tanong niyang iyon. We wanted to talk to you. Biglaan niyang sigaw. Tumayo ito sa kinauupuan at mabilis na naglakad papunta sa amin. Pero hindi niya kami maabot dahil nakatali ang paa niya sa isang kadena. You, it's all your fault. Kung hindi ka na lang sana nabuhay. Umiiyak na sabi niya. Stop blaming her, I said. I hold Samantha's arm to pull her behind me, pero nanigas ito sa kinatatayuan. Bakit mo ba ako sinisisi sa lahat? Tanong din ni Sam pabalik. Yes, it's all your fault. Kung sana hindi ka lumuwas ng Maynila. Kung sana hindi na lang nakabuntis si Dad. Sigaw niya. Ano bang pinagsasabi mo? Tanong ni Sam. Hindi ako nagsalita at hinayaan silang mag-usap. You're my half-sister. For Pete's sake, your mom is a slut. Sigaw niya. Naramdaman ko kumawala ang braso ni Sam sa kamay ko, nilapitan niya si Brielle at malakas na sinampal. Agad ko siyang nakuha pabalik nang makita kung kakalmutan sana ni Brielle ang mukha niya. Magkapareho kayo ng mama mo. Gold digger, slap soil, slut, social climber, a mistress. You don't deserve to live. Yes, you deserve to, but it should be in hell. Sigaw ulit ni Brielle. Kinuha mo na lahat. Tinalikuran kami ni Dad dahil sa mama mo. And now, you're still my fiancé, she said. Correction, it's ex-fiancé. You two broke up, remember? Baka nakalimutan mong ikaw pa mismo ang nagtapon ng engagement ring nyo. Sigaw pabalik ni Sam. Hindi ko alam kung saan naggagaling ang lakas niya para sagut-sagutin si Brielle. Wala akong magawa para awatin sila. I just stood there watching them to throw insults and hurtful words towards each other. Bitch! Sigaw ni Brielle trying to scratch her. I pulled her towards me again. Kung ano man yang ipinaparatang mo sakin, imahinasyon mo lang yan lahat. Hindi mang-aagaw ang mama ko at hindi siya kabit. Wala siyang inagaw. Sigaw ni Sam. Oh yeah, then who paid the hospital bills of your mom in her deathbed when she's giving birth to you? Ha! Papa ng kuya mo. It's impossible since they've broken up bago ka pa naipanganak. Sigaw din ni Brielle. You're not an Angeles. You're a Smith. Kadugo mo si Daddy at sagad sa buto ang galit ko sa'yo. I tried to avenge my mom and it always backfired me. Sigaw niya. You never realized na hindi kayo magkadugo ng kuya mo, right? Kasi nga busy ka sa pakikipaglandian sa fiancé ko. Namatay na lang ang daddy ko, pero ang mama at ikaw ang lagi niyang bukang bibig. Find her. You need to find Samantha. It's disgusting. Sigaw niya. It's been 7 years, Brielle. It was you who called off the engagement. You never listened to me. Because you never told me about it. You don't trust me enough para sabihin sa akin ang problema mo. I gave my all. It was you who cut the strings first, not me. Sigaw niya umiiyak na itong nakatingin sa akin. Wasn't I enough? Why do you have to find another one at sa half-sister ko pa? Sabi nito may hinanakit sa boses nito. Gustuhin ko mang makaramdam ng awa, pero patuloy na bumabalik lahat ng ginawa niya, simula sa pagsaboy niya ng asido sa mukha ko, sa pagkidnap kay Samantha at sa pagbaril sa akin sa kasal ko. Kung tutusin, hindi pa sapat lahat ng sobra-sobra na, ang lahat ng nagawa niya, pero may parte pa rin sa akin na gusto siyang patawarin at hayaan siyang magbago. Baguhin ang sarili at matutong magsimula ulit.
I'm sorry if I didn't trust you enough. Para sabihin ko sa'yo ang problema ko, I'm such a jerk back then, Brielle. I was blinded by my anger towards your brother. I wanted to kill him. But I decided not to. Killing him is like doing the same thing he did to my cousin. He only tried to rape her, right? Hindi yun natuloy dahil may dumating. May sumagip sa pinsan mo. She said agad nitong tinakpan ang bibig ng Mari Alize ang sinabi. Kumunot ang noo ko. So you knew about it? I asked. What are you talking about? Takot na sabi niya, umatras ito sa amin at bumalik sa upuan kung saan siya nakaupo kanina. You just said, someone saved my cousin. How would you know? I asked. Did I said that? Nanginginig ang labi nitong sabi. Stop lying, Brielle. I heard loud and clear that someone saved my cousin. Your brother only tried to rape her at hindi yun natuloy. Were you there that time? Or you were part of it? Ah, stop. Help me. They're trying to kill me. Nagsisigaw siya sa loob na kwarto. Tinakpan naman ni Samantha ang tenga dahil sa tinis ng sigaw nito. Help me. Papatayin nila ako. Wala akong kasalanan. Papatayin nila ako. Paulit-ulit na sigaw niya. Bumukas ang pintuan at pumasok roon ang isang doktor, ang dalawang polis na nakabantay sa labas. Lumabas na ho kayo, ma'am, sir. Sigh ng polis. Gusto kong malaman ang sagot niya sa katanungan ko, pero nagpatuloy lang sa pag-awat kay Brielle, ang mga pulis na nagsisigaw na parang nababaliw na. Han, let's go. Ayako kay Samantha na nakatulala lang habang nakatingin, kay Brielle na nahihirapan huminga dahil sa kakasigaw. Akala ko ang pag-uusap namin ngayon ay magiging matino, siguro nga ay hindi pa ito handa para kausapin kami. She's not in her right mind anymore. I heard the nurses murmured. I looked at them, they bowed their heads on us before walking away. Nasa labas na kami ngayon ng kwarto ni Brielle, pilit naman siyang pinapakalma ng doktor na nasa loob. I still want to talk to her, marami pa akong gustong malaman at itanong sa kanya. Samantha said. I hold her hand at umiling. Maybe some other time, hon, umuwi na muna tayo. Sabi ko. Tumango lamang ito at hinawakan ang kamay ko. Punta na muna tayo sa puntod ni Mama. Malungkot niyang sabi. We decided to leave the building and visit her mother's grave. Nagbiyahe pa kami pa probinsya para bisitahin ang puntod niya. Nang makarating kami roon lumuhad si Samantha at nag-alay ng dasal sa mama niya, saka inilagay ang isang kumpol ng rosas at nagsindi ng kandila. Totoo ba, ma? Tanong niya. Nakatayo lang ako habang pinapanood itong kinakausap ang puntod ng ina. Totoo bang naging kabit ka sa isang mayamang pamilya? Nagbunga pa, ma. Bakit ako? Bakit ikaw pa? Bakit tayo pinaglalarong tandahan? Magustong gusto ko nang makita si Papa, akala ko talaga magkapatid kami ni Kuya. Sabi niya. Kaya pala nung nakidnap ako nariyan siya, tumulong pa siya sa pagkidnap sa akin. Mahinang sabi niya. Ma, bakit mo ko iniwan ng napakalaking problema, ma? Ang daye-daye mo eh. Nagpapahinga ka lang dyan habang ako, ang humaharap sa mga problemang iniwan mo. Sabi niya. Gumalaw ang balikat niya tanda na umiiyak na ito. Nakakapagod na rin, ma, gusto ko mangintindihin at ipasok sa utak ko, ang mga sinabi niya pero hindi ko magawa, kiyumikbi ito. I kneeled next to her and rubbed her back to give her comfort, she leaned in and put her head on my shoulder. Umiiyak at sinasabi ang mga hinain niya sa harap ng puntod ng mama niya. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit at sabihang nandito pa ako. May pamilya pa siyang masasandalan. Nandito pa sila, mommy. Cry all you want, hon. I'll stay here with you. I'll be your shoulder to cry on. I won't leave you. I promise. Sabi ko habang pinapatahan ito. Sinagot niya lamang ako ng mga hikbi. I hope this will lessen the pain you were feeling, hon. Tumango lamang ito. I sighed. It's been a year after naming makausap si Brielle and magsasyam na buwan na din akong buntis. 3 months after naming makausap si Brielle, doon ko na lamang buntis na pala ako. Nakaramdam kasi ako ng morning sickness at pagsusuka, kaya naman nagpa-pregnancy test agad kami at positive ang lumabas. Gusto kong ngang tawanan si God nang magsisigaw ito sa labas ng kwarto na. Buntis kami, malakas niyang sigaw habang tumatalon.
What the ako lang yung buntis, hindi siya kasama haha. Natuloy din ang kasal namin ni God 2 months ago, natawa nga ako ng sukatan ulit ako ng gown, kasi nga malaki na ang tiyan ko at hindi na kasi ang gown ko noon. Han, if you need something, nasa baba lang ako. Sabi niya akin. Tinanguan ko siya, ewan ko ba, ang sabi kasi ng doktor nasa March or April ako mangganganak at last day na ngayon ng February. Hindi rin ako nagpa-gender reveal para ma-surprise sa kami. Dahan-dahan akong tumayo habang hawak ang balakang ko para makapunta sa kama at makahiga. Nasa veranda kasi habang tinatanaw ang magandang landscape sa ibaba. Nakakagaan kasi sa pakiramdam ang magandang tanawin. Akmang maglalakad pa ako nang biglang sumakit ang tiyan ko. Napatingin ako sa paa at nakita kong basa yon at may pulang likidong doon. Agad akong pinanlamigan dahil sa nakita, huminga ako ng malalim at sumigaw. God, Diyos ko kumangganganak na ako. Malakas kong sigaw habang humihinga ng malalim. Pinapakalma ko ang sarili habang hinihintay si God. Padabog na bumukas ang pinto sa kanun iniluwa si God kasama sila mami at daddy. Oh my God, kargahin mo na siya God. Mangganganak na ang asawa mo. Sigaw ni mami. Nagmamadali namang nagtungo si God sa akin at kinarga ako. Mami, yung baby bag po pakidala na lang. Sabi ni God nang makarating kami sa sasakyan. Natatarantang tumango si mami kay God. Napakapit ako sa upuan sa backseat, si daddy ang nagdadrive sa amin, papunta sa hospital at katabi ko naman sa likod si God. Kinakalmat ko ang kamay niya dahil sa sasakit na nararamdaman, parang magnapupunit sa ibaba na sobrang sakit. Nang makarating sa hospital agad kaming inis-ikaso ng mga nurse at doktor na naroon. Ready the OR, rinig kong sigaw ng isang doktor na nakahawak sa stretcher ko. Nasa yuluhan ko si God habang hawak ang kamay ko. You okay? I asked, kahit pa pinagpapawisan na ako ng malamig at masakit na ang tiyan ko. Tumango lamang ito at hinalikan ang kamay ko. Nang makarating sa operating room na iwan sa may pintuan si Dad at God habang ako naman. Tiningnan ko sila sa labas bago sumara ang pinto. Ilang oras na kaming nakatayo rito sa harap ng operating room, pero hanggang ngayon ay naroon pa rin si Samantha. It's going to be fine son. Pagpapagaan ni Dad sa akin sabay tapik sa balikat ko. Nakarating na rin si Mommy kasama si Kendra na hawak, ang baby bag na pinadala ko kay Mom kanina. Ilang oras na ba siyang nasa operating room? Mommy asked. About 3 hours Mom. Sagot ko. Pinagpapawisan na ako ng malamig at paulit-ulit na nagdasal na sana walang mangyaring masama sa mag-ina ko. Ilang oras pa kaming naghintay roon, biglang bumukas ang pinto ng operating room at lumabas si Doc. Congratulations Mr. Montessori, it's a twin. Maligayang sabi ng doktor sa amin. Both mommy and the babies are fine. You can visit them on her room. Sabi naman ito sa kanagpaalam na agad. Hindi agad nag-register sa utak ko, ang sinabi ng doktor na tauhan lang ako ng tinample ni Kendra ang pisngi ko. Kuya, laway mo tumutulo na, sabi nito sabay iling. Nakanganga kasi ako at nakatulala lang habang nakatayo doon. Biglang naging maingay ang hall nang sumigaw ang mga kaibigan kong car arating lang. Nax naman, kambal agad sharpshooter, biro ni Kento. Binatukan naman siya ni Hunter. Ikaw ba hindi sharpshooter? Puna nito sa kanya. Isa lang anak ko Dre. Sabi naman ng Kento at nagkamot ng batok. Kahit pa, reklamo naman ni Hunter. Congrats Gab, bati ni Tyler. Congrats boss, bati din ni Arya. Congrats son. Sabi din ni Dad at tinapik-tapik ang balikat ko. Walang makalalagyan ang sayang nararamdaman ko ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko basta-basta na lamang akong sumigaw dahil sa saya. It's a twin. I got a twin. Thanks God. Naglakad na ako papunta sa front desk para magtanong. Where's my wife room? I mean Samantha Montessori room. I asked. Hindi na ako mapakali, gusto ko nang makita ang asawa at anak ko. It's room 416 sir, sabi nung nurse. Tumango ako, naglakad na kami papunta roon, habang ako naman ay nataranto kung anong gagawin. Relax iho, para kang tumakbo sa marathon yan pawis na pawis ka. Puna ni mommy. Ngumiti lamang ako. I don't know mom, hindi ko mapangalanan, ang nararamdaman ko ngayon, sobrang saya sa pakiramdam nang marinig ko iyon kanina.
sabi ko. Hinawakan ni Mommy ang kamay ko. I know you will be a good father to your twin son, I'll teach you both how to take care of your twins, okay? Sabi niya. Ngumiti ulit ako. Nang makarating kami roon, nanginginig ang kamay kong binuksan ang pintuan at nang mabuksan nakita ko roon nakahiga si Samantha Room habang nasa gilid niya ang kambal. Han, tawag ko. Malamaya itong ngumiti sa kanaman tumulo ang luha nito. Agad akong nagtungo sa kanya at hinalikan ang noo niya. May kambal na tayo, nakangiting turan ko. I know, umiyak na sabi niya. Cloud and sky, sabi ko. Cloud and sky, I like it. Nakangiting ani niya. Our baby boy looks like you. Aniya, my princess look like you too, hon. Sabi ko rin. Nag-excuse muna sila Mommy na lalabas para maiwan kaming dalawa mag-asawa. I love you so much. Sabi ko. Me too. I love you so much. Sabi naman niya. Nakangiti naming tiningnan ang kambal. Sobrang blessings na ang natanggap ko ngayon. I have a beautiful wife and a two adorable babies. I have my complete family with me, my friends who's always there to support me. And God who always guide me the right way. Who guides me the right path. Who guides me to where I truly belong. There may be a lot of challenges that I have faced this past years, problem that I needed to solve. I don't know how much I wanted to thank God for always hearing my prayers and always providing me and give me hope to stand and continue living. My family and friends who's always there, whenever I feel so down and now, I found my home, my safe haven. And my drug, I may have caused a lot of problems to her, pinilit ko man siyang pirmahan at maging asawa ko, pero wala akong narinig ni isang reklamo mula sa bibig niyang iyon. Hindi siya nagdalawang isip na pakasalan ako sa pangatlong pagkakataon, tanggapin ang pagkatao ko, siya din ang nagturo sa aking magbago. Hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko noon sa kanya, pero nang makita ko siyang umiyak sa harapan ni Mommy at sinabing mahal niya ako doon ko na lamang, may nararamdaman din pala ako sa kanya. I know I have some unfinished business with Brielle, but I don't want to brag that to our relationship. Labas ang relasyon namin ni Brielle sa kung ano mang hinanakit na nararamdaman ni Brielle sa akin. Napatawad ko na din siya sa lahat ng nagawa niya, even si Sam ay napatawad na rin siya. You can still sleep, hon. I know you're tired. Sabi ko. Tulog na muna ako, dito ka lang. Sabi naman niya sabay pikit ng mga mata. Tumawa ako ng mahina at pinataka ng halik ang labi at noo niya. I love you so much. Thank you for everything, hon. I love you too, I heard her whispered. Ngumiti ulit ako. Bumukas ang pinto, nakita kong nurse iyon, kaya naman tumabi ako ng kuhanin na nila, ang baby at inilagay sa nursery. Kinumutan ko si Samantha at naupo sa may sofa. I will be closing this chapter of our love story. I, Godwin Montessori, will promise to love my wife, provide for her and cherish her. There may be problems na nakahanda sa amin sa hinaharap, pero handa akong harapin yun kasama siya. I will only love one woman. It's no other than Samantha Montessori. Only Savannah, my wife. 8 years after. Love. Tawag ko kay Cloud na busy sa pagbabasa ng libro. Nasa kwarto niya kasi siya ngayon at nagbabasa ng libro, aayain kong kumain at makausap na rin. Yes, Mom. Bored naman itong sagot na hindi man lang ako magawang tingnan. I can always see him as his father's young self. He really looked like him. Your friends are outside, why don't you play with them? I asked. Reading books are more important than playing outside, Mom, it's just wasting my time. Sabi ulit nito. I sighed, he's only 7 turning 8 pero matanda itong magsalita. I crossed my arms pretending to be mad at him, he looked at me pouting his lips. Mommy, nilingon ko ang bagong gising kong anak na si Sky. Yes, baby. I asked. I want milk po, she said. Inabot ko ito para yakapin at halikan sa pisngi. Nasa baba si Daddy, he's preparing our breakfast, go. Sabi ko rito. Kinusot na muna nito ang mata saka tumatangong naglakad pababa. Cloud Godwin. Tawag ko na sa buong pangalan niya na ikinalingon nito.
Every time na nagbabasa ito, alam kong may problema ito, sa school, man o sa mga kaibigan niya. Who did you fought? I asked. No one, mom. He said. Lies, lies, lies. Do you want me to call daddy? I'll tell him everything you did. I said. Arya said Brent and Cloud fought over something. Ayaw ko naman makialam, gusto ko lang sabihin niya ang totoo kung bakit sila nag-away ng anak ni Arya. Mommy, naiiyak na nasabi nito. Even if he act hard and serious, when it comes to us, he is very soft at napakalamang. Lumapit ako sa kanya saka siya niyakap. It's okay, love. Just tell everything to mommy. I will listen, okay? I said. Pinunasan ko ang namumuong luha sa mata niya. Sa aming dalawa ni God sa akin ito close na close, natatakot kasi ito sa daddy niya, kasi palagi itong pinapagalitan ni God kapag nakikipag-away ito. It was Brent who picked a fight, mom. He said monster daw ako, kasi hindi magkaparehas ang kulay ng mata ko. He said, inilublab niya ang mukha sa tiyan ko. I combed his hair using my fingers. Palagi akong napapatawag sa principal's office, dahil sa kaparehong dahilan, his classmates always call him monster kasi nga sa mata nito. Diba ang sabi namin ng daddy mo, your eyes are unique, you should always remember that. Kahit pa ibuli ka nila at sabihan ng kung ano-ano, that won't change the fact that you're special and one of a kind. Look, oh, you have two different eye color. Do you see anyone with those pretty and unique eyes? No, diba? So please tama na ang pakikipag-away, anak, okay? I said. Tumango naman ito. Bumukas ang pinto at iniluwa noon si God na karga si Sky. Sumeryoso ang mukha nito, alam ko na agad na alam niya na ang nangyari. Humiwalay sa akin si Cloud at hinarap ang daddy niya. Kinuha ko naman sa bisig ni God si Sky na busy sa pagkausap sa doll niya. What is it this time? God asked. Crossing his arms in front, agad ko naman itong pinanlakihan ng mata. Sumimangot lamang ito saka lumuhod para magpantay sila ni Cloud. Daddy, I'm sorry po. Agad na sabi ni Clover saka yumakap kay God. Agad naman lamambat ang ekspresyon ng mukha ni God at niyakap pabalik si Cloud na umiyak na ulit. Hush, daddy's not mad, okay? Tahan na. Pagpapatahan niya kay Cloud. Agad na hinaplos ng mainit na kamay ang puso ko. After almost 8 years of having them, I can't still imagine that I already built my own family. I love them so much na kahit sa sarili ko ay wala nang matira. It's okay kung ako ang maubusan, maipakita ko lang sa kanila, kung gaano ko sila kamahal ay sapat ng dahilan iyon para mabuhay. Mama, lumangon ako sa may pinto at nakita ko si Kendall na bagong gising lang din, dala nito, ang stuffed toy na katabi niyang matulog. She's already 5 years old, turnafag, 6 na this coming March 15. Yes, baby. Tawag ko naman rito. Tumakbo ito papunta sa akin at niyakap ako. Kumpara sa kambal si Kendall ang mixed sa amin. She got my attitude and the way na kumilos ako, kay God niya naman nakuha. Ang pagkabossy niya at kapag nagtatantrums, need mo talaga itong pansinin kasi, hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto niya. Breakfast is ready, come on, habang mainit pa. Ayan ni God. Hinawakan ko ang kamay ni Cloud at kinarga naman ni God si Kendall habang cargo ko naman si Sky. Lumabas na kami sa kwarto ni Cloud at bumaba na para kumain. Pagbaba namin nakita ko ang mga kaibigan ni God na kanya-kanya sa pagdala ng plato nila na may lamang pagkain. Nasa gilid naman ang mga asawa nila. Bumitaw sa kamay ko si Cloud saka tumakbo kay Brent na nakalahad din ang kamay sa kanya. Sorry ah. Magkasabay na sabi nila sabay tawa. Siniko naman ako ni Arya na hindi ko napansing nasa gilid ko na rin. Ibinaba ko muna si Sky, tumakbo naman ito papunta sa mga nakukyutang mga naka ng kaibigan nila. Masaya nilang pinagmasdan ng kanilang kaibigan. Ang mga anak nito, nagkataon lang na mapalad silang mag-asawa kasi pinagtagpo sila ng tadhana. Mahalin ang isa't isa, bumuo ng sariling pamilya, mamuhay ng masaya at mapayapa. Thank you, listeners, sa always na pag-aantay ng update every day. Take care, everyone. We love you all. Advance Merry Christmas and Happy New Year.